Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripots. Ayan, malapit na tayo mag-Christmas, guys. Okay, may pahabol ang fa-fine, ang kanilang microphone. K658, okay? So, nakita nyo na rin naman to sa thumbnail. At medyo RGB-licious siya. Okay, medyo... kakaiba to. Okay? So, tara, hindi siya yung tulad nung last time ko, yung mauno na yun. Ito para mas iba siya. So, nakasulat dito sa sides, USB siya. Sound delivers warm and smooth sound without extra noise. One tap mute. Okay. So, may mga gain. Normal na rin naman. And monitoring. So, may 3.5mm jack siya para masaksak mo yung headphone, para marinig mo yung real-time sound mo. Okay. So, lighting, yun nga. Tulad na sinabi ko, may RGB siya. So, alam ko, USB Type A lang to. Tara, buksan ko na. Okay. Ang solid ng packaging nila. Ayan, ang ganda. Oh, iwan ko yan dito. Okay, so may ganito. May QR code. May manual. Okay, user guide. Ito. Okay, ito yung holder niya. Okay, meron nung... Ilan to? Nakalimutan ko na agad. 5/8 ba to? 5/8 inches ba to? So, ayan, kinak. Ayan, nakita nyo naman na natansya na. Isang daliri, ganyan. Kasya isang daliri. Okay. Tapos... Okay, malalaman natin sa manual kung ano to. Pang support dyan sa mic. Ah, okay. Ito yung para sa mic. Ayan. Oh, ganda. Para kung may magko-concert. Okay, so ito yung dito siguro para mag-hold siya. Ayan, oo. Ayan. Tsaka USB cable. Okay, so type C to type A. Sana meron rin silang, ano no, parang adapter. Tsaka tripod. Okay, so, oh, meron pa isa. Ano to? Okay, 3/8 to 5/8 adapter. Okay, so tama ko, 5/8 nga to. Ayan, so ganito siya. Dito sa may this side up nyo siya isasaksak ata. Actually, hindi ko pa tinitingnan yung manual. Pero parang yun na rin naman yun. Ayan, tapos itong hindi natin alam kung anong tawag. Siya yung panghigpit para magstay in place siya dito sa holder niya. Tama ba? Ayan, okay. So, naka-in place na siya. Okay, tapos dapat pala, inuna ko muna yung tripod. Unahin nyo yung tripod. Ayan, so dapat ganyan maging itsura niya. Nakaharap siya sa'yo. Ewan ko, hindi siya yung typical na mic na yung parang, di ba, usually nakaganyan yan eh. Alam ko parang dapat nakaharap siya sa'yo. Ayan, so kabit natin yung type C sa likod. Ayaw. Okay, umiilaw na siya. Oh, hindi button. Touch sensitive lang siya, hindi siya button. So, daan mo lang yung kamay mo. Woo. Oo, nag-mute na siya. Pero ang maganda kasi sa mic na to, hindi katulad nung previously na na-checkout kong mic. Ito, meron siyang ano, sign para makita mo kung saan ka nabanda at saka humihinto. Ayan, may max at saka may minimum. So, hindi siya yung ikot lang na ikot, yung walang katapusan na ikot na para sa volume. At least ito, may max at saka may minimum. So, ayan, makikita ko ngayon na nasa half na siya. Kasi merong palatandaan talaga na nasa half na siya. Ang hirap kasi ng iba, yung parang ikot lang na ikot. Bamalay ko ba kung nasan na ako? Ayan, so ngayon, lagay lang natin siya sa 50%. Actually, pwede ko siyang bawasan pa ng konti. Tapos ngayon, i-on ko yung... Teka, kuha rin ako na headset para masaksak ko dito sa mic. Hello, hello. Wow! First time ko mag-ganito. Okay, so... Ano ba? Ayan, so ngayon, ang ganda. Ewan ko, para ako nasa studio, napapakinggan ko sarili ko. Pero parang medyo ma-echo-y siya based sa headset ko. So ngayon, pwede ko pagpalit-palit kasi andito pa yung wireless mic ko talaga, yung gamit ko pang vlogging ngayon. So ngayon, pwede ko ibalik kasi nire-record ko na rin dito sa PC itong mga sound na naririnig ko ngayon. So, pwede ko pagpalit-palit, tingnan nyo na lang dyan kung anong label na.
So pwedeng itong Fafine, pwedeng itong personal mic kung wireless mic. Okay. So ayan, para ma-compare nyo kung ano ba. Pero ang ganda. Pero medyo may echo kasi. Try ko hinaan. Ayan, yan, 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 yan. Actually, mas mahina. Pero, hello, 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 hello. Ayan, less echo siya pag ano. Hindi echo. Alam mo yung parang naririnig nyo yung sound ng paligid. Yung parang hangin. Ganon. So, ayan. Actually, pinarinig ko na, naririnig nyo rin naman ngayon. So, ngayon, hininaan na natin. So, ayan. Okay na siguro to. Tama ba? Actually, better siya pag ganito kalapit. Oo, actually, mas malapit, mas maganda. Diba? Parang, ewan ko sa inyo. Ayan. Kumpara pag ganito. Ganito kalayo. Okay? Diba parang malayo? Pero pag ganito, oh, ang ganda. Ganda ng boses ko, diba? Ah. Wow. Okay. Actually, ang lakas pala ng gain niya. Okay, so hinaan natin. Pwede na ba? Ewan ko, tingnan na lang natin. Actually, kayo na makapag-design yan. Ayusin ko na rin siguro pag nag-e-edit na ako. Tanggalin ko na ito. Okay, so hindi ko naman na kailangan yung headset. Hindi ko na kailangan marinig sarili ko. So, tinignan ko lang kung gumagana siya. So, para ano, actually not bad yung sounds niya. Lalo na pag ganito kalapit, actually. Parang ang linaw-linaw sobra. So, ayun. So, kamusta naman siya? Tingnan naman natin yung mga build quality na kasama sa item. Dahil medyo mahal to, nasa around 3,900 pesos siya. Ewan ko, out of stock ngayon, nakita ko sa Lazada nila. So, ewan ko. So, ayan. So, maganda tong shock mount. Shock mount, nakita ko sa manual. Shock mount daw pala tawag dito. Not bad. Typical, pero all plastic. Okay lang. RGB, na-on-off pala siya. Meron rin siya dito sa ilalim. Ayan. So, na-on-off siya. And pero wala siyang modes. Other modes. So, ganyan na talaga. Nakita ko rin sa manual na preset na siya. So, okay lang. Hindi naman kasi ganun talaga ka-importante ang RGB sa mic. Wala. Walang dagdag na FPS yan. Again. Okay. So, tapos ito, mabigat. Actually, ito kasi syempre kailangan yung tripod mo talaga mabigat. Kasi kung hindi, tutumba yan, diba? Tapos natutuwa ako dito sa touch-sensitive na mute. Pero yun nga, mabilis ma-accidental press yan pag hindi mo napapansin. Like ngayon. Kaya ginagamit ko na yung mic, diba? So, ano, mas maganda pa rin talaga na feel ko na pag-button yan. Kasi mas mabilis ma. Pero ang cool lang. Diba? Yun eh. Pati yung RGB niya actually touch sensitive lang. Hindi siya button. So, yun lang naman guys. So, check out nyo na lang if ever kung may discount voucher rin ako mailagay dito sa ilalim. Kasi hindi ko sure kung bibigyan nila ako. So, check out nyo na lang links down below. And thank you again to Fafine for sending me there. Napakaganda kasi narinig ko na on the spot. Ewan ko, maganda naman siya. Yun nga, lalo na pag ganito kalapit. Okay. Okay. Sige. So, ano pa ba masabi? Meron pa ba masabi? Ay, check natin ngayon kung gano'n ka okay. So, kayo na lang makakarinig. Ay, hindi. Sige. Wait lang. Ayan. So, check out natin ngayon kung gano'n siya kalakas pa kahit na hindi ka na sa straight. Hindi na straight from the head yung pananalita ko. Okay? So, ganito siya. Ayan, medyo malayo siya. Siguro may mga 2 to 3 inches ang layo ko ngayon sa mic. Yung bibig ko. Tapos ngayon, isa side natin. Kasi, ayan o, medyo humihina na siya, di ba? Okay, so parang more on nagiging echo na lang ako. Alam mo yung parang nagsasalita yung taong pumasok ng room, tapos nagsalita sa mic. Kahit na ganito kalapit, ha, guys. Ayan o, ganyan. Ang lapit niyan. Di ba? Pero hindi na siya ganun ka linaw. So kailangan direkta ka talaga. Ayun, 'di ba? Linaw nito, okay? So kailangan direkta ka talaga ng ano. Pwede siguro 'to rin, maganda rin 'to siguro pang ano. Alam mo 'yung mga nagvo-voice over sa TikTok tulad ko. Okay, follow niyo naman ako. Okay. Okay, ganun. So thank you again to Fafine for sending me there. K658 microphone, okay? Condenser pa rin ata to. Hindi ko sure.
Hindi ko sure kung condenser to. Hindi na ata condenser, pero cardioid pa rin. Parang ganun. Tingnan nyo na lang sa yung specific sa store nila sa Lazada. Links will be at the description down below na lang. So, thank you for watching, guys. Like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. And my other social medias na lang rin. Okay, so yun nga, tulad ng sinabi ko, guys. TikTok naman dyan. Paki naman yung TikTok. Paki lang naman, okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!